Taun-taon, milyun-milyong tao ang gumagawa ng mga New Year's resolution na umaasang makapagpapabago ng buhay nila. Karaniwan sa ating mga New Year's resolution ang walang humpay na kagustuhan na magbawas ng timbang, itigil ang mga bisyo, mag-ipon at makatipid, mag-ehersisyo, matuto ng bagong skills, o kaya naman ay magkaroon ng mas madaming oras kasama ang pamilya. Ayon sa pag-aaral, nasa 46% lamang ng mga taong gumawa ng New Year's resolution ang nagtagumpay. Ibig sabihin, mahigit kalahati ng mga taong nagtakda ng goals para sa bagong taon ay mabibigo. Pero bakit nga ba hindi natin mapagtagumpayan ang ating New Year's resolution? Ito ba ay dahil sa kawalan ng suporta? O kawalan ng motivation? Kaya naman nandito kami, upang magbigay ng tips kung paano mo mapagtatagumpayan ang iyong New Year's resolution. Tara at simulan na natin! Welcome to the Wise Kabayan YouTube channel! Nandito kami para magbigay ng gabay at tips para mapabuti ang buhay mo. Kaya naman watch mo lang ang aming mga videos at matuto sa buhay at share mo din sa mga kapamilya at kaibigan mo para matuto din sila. Huwag kalimutang mag-subscribe Kabayan! Salamat! Number 1. Ihanda ang iyong pag-iisip sa mga pagbabago sa buhay mo. Hindi madaling magbago, at baguhin ang mga nakagawian na, nakasanayan na, lalo na kung araw-araw mo na itong ginagawa. Para bang inutusang kang kumain ng sili na alam mo naman, na may allergy ka sa maanghang? Di ba mahirap, hindi makatotohanan? Kaya naman ang mainam mong gawin, ay ihanda mo muna ang iyong pag-iisip sa mga nais na pagbabago na iyong planong gawin sa iyong buhay. Itanong mo ito sa iyong sarili. Ano-ano ba ang gusto mong baguhin sa buhay mo? Ano-ano ba ang kaya mong gawin para mabago ang buhay mo? Last year ba nagawa mo ang New Year's resolution mo? Nagtagumpay ka ba? Nabigo ka ba? At bakit? Kung may mga bagay kang hindi natupad last year, hindi naman huli ang lahat para maipatupad mo ito ngayong bagong taon. At ang bawat tagumpay na iyong nakamtan ay mainam na ipagdiwang. Para naman medama mo na talagang naging successful ka. Ang mga masayang damdamin ay kapaki-pakinabang. Kung maaari, subukang iugnay ang mga ito sa isang bagay o salita na may kaugnayan sa iyong nagawa. Gusto mong manatiling upbeat sa iyong bagong resolusyon. Kaya naman para magamit mo ang positibong kaugnayang na iyon sa mga nagawa noong nakaraang taon, para ipaalala sa iyo ang magagandang damdaming iyon kapag nahihirapan ka. Habang nagsisimula kang mag-isip tungkol sa mga pagbabagong gusto mong ipatupad, tiyaking gawin ang sumusunod. Manatiling positibo. Subukang huwag gumawa ng malaki o mabilis na pagbabago. Dapat unti-unti ang pagbabago, magbigay ng kaunting puwang para sa pagkakamali. Number 2. Iset mo ang mga goals na magmo-motivate sa'yo. Magugulat ka kung malalaman mo na, madalas sa mga goals mo o ng ibang tao, ay set up o impluensya ng mga taong sa kanilang kapaligiran. Gaya ng isang coach, asawa nila, magulang, o mga kaibigan. Bagamat maganda ang magkaroon ng ilang panlabas na suporta, kung hindi kayo magkapareho ng hilig, ang resolusyon ay may maliit na tsansa na magtagumpay, o kaya naman madalas hindi ito nagiging successful. Upang gawin ito, kailangan mong tiyakin na ang layunin na iyong goals ay mahalaga sa iyo at sa iyo lamang. Para naman ma-motivate ka, dapat alam mo din kung ano ang layunin ng iyong goals, ano ang mga prioridad mo, ano ang iyong pangarap, ano ang iyong hangarin para matupad ang iyong goals. Hindi mo lang dapat iayon ang iyong pinaka-innermost na mga kagustuhan, ngunit dapat mo ring tiyakin na ang mga resolusyon ay nakaayon sa iyong mga pangunahing prioridad. Kung ang iyong mga layunin ay nakasentro sa karera, tulad ng pagiging bihasa sa pagsulat ng script. Ang paggawa ng iyong sariling propesyonal na plano sa pag-unlad, ay isang mahusay na paraan upang manatiling motivated sa landas patungo sa iyong goals. Number 3. Maging smart. Pagdating sa pagpaplano ng iyong New Year's resolution, dapat maging smart ka. Ang mga layunin ng smart ay: una, specific, ipahayag ang resolusyon ng malinaw hangga't maaari. Halimbawa, ang pagtigil sa paninigarilyo ay mas mabuti kaysa sa pagkain ng gulay. Alam mo naman hindi mo kaya baguhin lahat ng nakasanayan na. Pero kung babaguhin mo ang iyong pananaw, at may specific kang goal, mas malinaw ang iyong pag-aksyon. Pangalawa, measurable, ay quantify ang iyong resolution kung maaari.
Halimbawa, magbabawas ako ng 10% ng aking timbang ng katawan. Pangatlo, attainable, pumili ng layunin sa loob ng larangan na may posibilidad na makamtan. Ang pagkakaroon ng isang daang kaibigan sa taong ito ay magiging kahanga-hanga, ngunit malamang na medyo mahirap gawin. Sa kabilang banda, ang paggawa ng 10 bagong kaibigan ay posible. Pang-apat, realistic, dapat lahat ng mga plano at goals mo ay makatotohanan, at iyong kayang makamtan. Pang-lima, time-sensitive, bigyan ng iyong sarili ng time frame, kung saan makakamit ang isang goals. Ang isang deadline, para naman magkaroon ka ng push para tapusin ang mga bagay-bagay on time. Number 4. Isulat ang iyong mga goals. Bagamat magandang magkaroon ng mga goals, mahalagang idokumento ang mga ito sa ilang paraan. Narito ang 6 na dahilan upang isulat ang iyong mga layunin. Una, madali silang kalimutan. Lahat tayo makakalimutin, kabayan, kaya naman mainam na isulat ang mga goals mo para maalala mo. Pangalawa, ang pagsusulat ng iyong mga resolusyon ay nakakatulong sa iyong linawin kung ano ang gusto mong makamit. Pinipilit ka nitong gumawa ng mga desisyon at maging tumpak sa iyong mga salita. Pangatlo, ang pagsusulat ay nagtatatag ng intensyon, ngunit kailangang gumawa ng aksyon upang makamit ang iyong resolusyon. Ang pagkakaroon ng nakasulat na account ng iyong mga goals ay isang palaging paalala na kumilos. Pang-apat, ang mga nakasulat na goals ay maaaring kumilos bilang isang filter, at gabay sa kung anong mga pagkakataon ang dapat ituloy. Sa anumang partikular na araw, mayroong isang milyong desisyon na dapat gawin. Kapag may pag-aalinlangan, sumangguni sa mga goals na itinakda mo para naman malaman mo kung nasa tamang direksyon ka. Panglima, ang mga dokumentadong goals ang makatutulong sa iyo na i-push ang sarili mo para makamtam ito. Maganda kung nakikita mo ito araw-araw na nakadikit sa iyong wall para naman ganahan ka. Pang-anim, ang mga nakasulat na goals ay isang paalala kung gaano kalayo ang iyong narating, at kung ano ang iyong nakamit. Ang sarap sa pakiramdam na magbalik-tanaw sa katapusan ng susunod na taon, at malaman na ang iyong resolusyon ay natupad na. Number 5. Gawin mo routine ang pag-abot ng iyong goals. Kung ang goals mo ay panatilihing malinis ang iyong bahay o kwarto, mainam na simulan mo ang paglilinis ng iyong kama pagkagising mo. Pag ginawa mo ito araw-araw, mapapansin mo na lang na ito ay naging routine na. At ang routine na pag-aayos ng iyong kama, ay naghimok din sa iyo para linisin ang iyong kwarto o bahay. Kung ang goals mo naman ay makaipon, bakit hindi mo gawin ang pag-schedule ng iyong savings? Gawin mong automatic deduction mula sa iyong sweldo ang target mong savings every month. Dahil bawas agad ang sahod mo, hindi ka na magagambala kung magamit mo ang pera mo bago mo maitabi ang ipon mo. Magsagawa ng lingguhang pag-check-in upang suriin ang pag-unlad sa buwan ng layunin. Magtakda ng pang-araw-araw na paalala para sa mas maliliit na resolution na gawain. Maaaring mukhang medyo nakakabaliw na isipin ang tungkol sa iyong resolution bawat araw, ngunit ang mas maliliit na incremental na hakbang na iyon ang humahantong sa malalaking pagbabago sa loob ng isang taon. Hindi lahat ng bagay ay mahirap makamtan. Minsan ang kalaban natin para hindi maabot ang ating mga goals o pangarap, ay ang ating sarili. Madalas kasi puro tayo si mañana, o walang ginawa kundi mag-procrastinate. Kung wala kang inspirasyon at motivation para magbago, hindi ka talaga uunlad. Kaya naman kabayan, mag-isip-isip. Push mo ang sarili mo para makamtan mo ang iyong mga nais sa buhay. You deserve better. Be wise, kabayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, share mo naman para makapagbigay kaalaman din sa iba. For more tips para ma-inspire ka sa buhay, makaahon sa kahirapan at makapag-ipon. Mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. Hanggang sa susunod ulit, salamat sa panunood ng video na ito. At kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe.